bumalik sa hiling ng kampo ni Vice President Lenny Robredo na magsagawa ng random testing ng mga balota. Nangangamba kasi ang kampo ni Robredo sa mga naunang batch ng balota na inimprinta ng hindi nabantayan dahil sa COVID restrictions. Nasa frontline ng balitang yan, si Greg Gregorio. 55 araw bago ang eleksyon, puspusan pa rin paghanda ng COMELEC. Sa balota, halimbawa, nasa 67 million ang kinakailangan maimprinta dito sa National Printing Office. Halos kalahati na ang nakahanda at lahat daw ito ay dumaan sa verification process. They will see if the margins are okay, if there are no smudging, if there are no discolorations, or if it is not miscut, or whatever defects. If it looks okay, the verifier will feed the ballot into the VCM. Sa nasa 49 million na naimprintang balota, 34 million dito ang handa ng ibiyahe sa iba't ibang probinsya simula April 20. Mahigit 5 milyong balota naman ang depektibo at kailangang ulitin. Lahat daw ng mga depektibong balota, siguradong hindi na magagamit pa ng sino man. Isi-shred yun, and then after that shredding, then that will become a waste. Maybe we can have a session on that and then having it shred in front of the public para talagang sigurado tayo na hindi na tumakalabas. Nauna namang nangamba ang kampo ni Vice President Lenny Robredo sa pag-iimprinta ng balota ng COMELEC, lalo't hindi pinayagan ng observers na makita mga naunang batch ng printing dahil sa COVID restrictions. Hiling ng kampo ni Robredo magkaroon ng random testing sa mga unang batch ng balota. Avoid all this delay in the printing of these ballots and delay in the activities of the COMELEC in the forthcoming election, siguro yun na lamang ang best compromise na pwedeng hingin, ano ha, a sampling of all the ballots that had already been printed. Wala naman daw problema sa COMELEC ang random testing. Maghain lang daw ng formal request sa Unbank para masimulan ito. Okay, pwede yung lahat ng political parties, lalo-lalo na yung kanilang mga abogado, ang siyang pupunta dito sa NTO. At katulad na nangyari kahapon doon sa vote counting machine, sila rin mismo ang pipili ng mga balota na naka-impake na para makuha at yung mga balota na yun ang itetest natin. Dahil maluwag na ngayon ang restrictions, bubuksan na sa media at makinatawa ng mga partido ang pag-imprenta ng balota simula bukas. Target matapos ang pag-imprenta ng mga balota sa March 28. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.